Isang napakagandang araw po sa ating lahat. So, ngayon po, may gusto akong i-share sa inyo about sa lahat-lahat ng nangyayari sa atin. Okay, so kung bago ka lamang sa channel na ito, maaari pong mag-subscribe po and mag-like. Siyempre, huwag kalimutang i-share. And siyempre, huwag kalimutang mag-iwan ng comment kung anong gusto niyong isabihin o kung ano man ang gusto niyong idagdag. So, ayun. So, dadako po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Okay. So, kung nakikita niyo to, ito po yung mundo. Ito po yung mundo yung ginagalawan natin. So, ito po siya. So, kung nakikita nyo, madami tayong nakikita na mga problema sa mga iba-ibang klaseng kasalanan o iba-ibang klaseng mga hindi kaaya-aya, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. So, ito po. Ganito ang nangyayari sa ating mundo ngayon. So, kung makikita nyo, napakadaming kung ano-anong nangyayari. Napakadaming kasalanan na nangyayari dito sa ating mundo. Now, so, okay, so, ito naman tayo ngayon. Tayo ito. And then, ito yung world na ginagalawan natin, yung mundo na ginagalawan natin. Ito tayo. Now, ito naman si Lord. Ito naman si God. Okay, kung makikita nyo, meron ditong nakikita natin dito, no, sa kanya lahat ng gagaling ng sa kanya lang natin matatanggap ang tinatawag na kapatawaran, mga may awa ang Lord, si Lord, ano, so hindi siya nagkukulang sa kanya lahat ng gagaling ng lahat ng blessings, sa yung pagmamahal. Kung titingnan natin sa Bible, John 3:16, ang sabi po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life." So, ito na ngayon si Lord. Ito si God. So, andito lahat ng pangangailangan nating mga tao. Lahat ng kailangan natin sa buhay, pagmamahal, blessings sa lahat, lakas, lahat-lahat ng pangangailangan ng tao nasa nandun na kay Lord. So, kung nakikita nyo, hindi siya nauubusan, tuloy-tuloy lang yung pagbagsak ng tubig. So, kung nakikita nyo, ito si Lord ngayon, parang ito siya eh, hindi siya nauubusan. So, lahat ng kailangan ng tao, ang gagawin lang natin, lumapit tayo sa Kanya. So, lahat ng hihingin natin kay Lord, nasa Kanya lahat. Lahat ng gusto natin sa buhay, mga kailangan natin sa buhay, nasa Kanya. Maging ang relation, lahat-lahat na. Body, soul, and spirit, lahat ng kailangan natin, nasa Kanya na. Ang gagawin lang natin ay lumapit tayo sa Kanya. So, now, eto tayo ngayon. Eto tayo kapag wala tayo kay Lord at kapag hindi natin tinanggap si Jesus sa buhay natin, ito tayo ngayon. Kapag wala si Jesus sa atin, nagiging ito tayo, nagiging walang laman ang buhay natin. Ito tayo eh. So pag wala si Jesus sa atin, puro makamundo, maging mga unforgiving, abortion, deceit, lust, blasphemy, cursing, complaining, fighting, and stealing, sexual, love of money. Napakadami. Ang basa ng amin eh. Eto, napakadami. Halos, pag wala si Lord sa atin, eto tayo eh. Puro makamundo. Puro makamundo ang laman ng buhay natin. So, eto tayo ngayon. Halos makamundo lahat ng laman ng buhay natin. Wala tayong kinalaman kay Lord kasi wala tayo sa Kanya eh. So, kung makikita nyo,
eto tayo ang gaan-gaan natin. Kasi wala si Lord sa atin eh, wala tayo kay Lord. Okay, ang laman lang ng buhay natin, mga makamundong gawain, mga makamundong pag-iisip, mga makamundong lahat-lahat ng makamundo. So sa madaling salita, hindi natin na pipilis si Lord kasi wala tayo sa kanya. Kasi wala si Lord sa atin, hindi pa natin tinanggap si Jesus sa buhay natin. Kaya ayun tuloy, kaya ang nangyayari sa atin kapag may dumarating na bagyo sa ating buhay, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, kapag dumadaan tayo sa problema, wala na tayong makakapitan. Kaya ang nangyayari sa atin, napakadami sa atin kapag nagkaroon tayo ng problema, kapag dumadaan tayo sa anumang klaseng problema, sa anumang klaseng pagsubok sa buhay, ganito tayo eh. Ang gaan-gaan natin, wala tayong kayang lumaban, hindi natin kayang lumaban eh, kasi wala tayo kay Lord. Kasi ang gaan-gaan natin, wala si Lord sa atin, wala yung pagmamahal niya sa atin, kasi napakalayo natin kay Lord. Hindi tayo lumalapit sa kanya eh. Kaya tuloy ang nangyayari sa atin kapag may bagyo na dumating sa buhay natin, eto tayo. Ang gaan-gaan natin, kaya hindi natin kayang tumayo. Napakabilis nating matumba. So kung tignan natin ang mga nangyayari dito sa mundo, napakadami nating nababalitaan na karamihan madaming nagsususide. Yung iba na nagpapakamatay na lang, nagbibigti na lang, naglalason, pinapatay nila ang sarili nila. Kasi nga, kung titignan natin, bakit sila nagpapakamatay? Kasi dahil sa problema, kasi hindi nila kayang labanan ang mga pagsubok sa buhay nila. Okay? So kasi unang-una sa lahat, wala sila kay Lord eh, hindi nila kayang lumaban. Kasi kung titignan natin, ganito lang ang laman natin eh. Ganito lang ang laman ng buhay natin. Kaya pagdating natin sa bagyo, pagdating ng bagyo sa ating buhay, mga pagsubok sa ating buhay, hindi natin kayang tumayo. Hindi natin kayang lumaban kasi ang gaan-gaan natin. Okay? Pero kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, kapag lalapit tayo kay Lord, lalapit tayo sa Kanya at hihingi ng tulong sa Kanya at tatanggapin natin siya sa ating buhay, ganito tayo eh, empty. Puro makamundo ang laman ng buhay natin. Now, ito tayo ngayon, pag tinanggap natin si Jesus at hahayaan natin na si Jesus ang maghahari sa buhay natin, ganito tayo. Pupunuhin tayo ni Lord. Hindi tayo pababayaan lahat ng kailangan natin sa buhay. Kapag kailangan natin ng tulong ni Lord, ito lang siya. Kapag hayaan natin na si Lord ang pupuno sa ating buhay, ito ngayon. Ayun. So kung makikita nyo, yung napakagaan na bagay sa ating buhay, natatanggal lahat, natatanggal at napapalitan ng pagmamahal ni Lord, napapalitan ng blessing ni Lord, napapalitan ng mercy ni Lord, napapalitan lahat-lahat kapag lumapit tayo sa Kanya. So kung nakikita nyo, nilalabas niya lahat ng mga walang silbi sa buhay natin. Mga makamundong gawain, mga hindi kaaya-aya kay Lord, matatanggal lahat yan kapag lumapit tayo sa Kanya. So, kung makikita nyo, inilabas niya lahat. So, may awa si Lord. Okay, so ganito po, kapag si Lord ang pupuno sa atin, natatanggal lahat ng problema. Kapag may problema tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, pagtanggapin natin siya, at hahayaan natin na si Lord ang magdadrive, maghahari sa ating buhay. Ito ang ginagawa ni Lord sa buhay natin. Mga problema, mga sakit, lahat-lahat na. So ito ngayon, ito tayo ngayon eh. So ito, mga hindi kaaya-aya kay Lord, mga hindi kaaya-aya sa mata ng tao, lahat ng mga hindi maganda sa buhay natin, natatanggal sila. Ayan, kung napapansin nyo, ito oh,
napapalitan dati. Dati yung mga hindi kaaya-aya kay Lord ang nasa buhay natin. Yan. Mga hindi kaaya-aya kay Lord ang laman ng buhay natin. Pero ngayon, kung nakikita nyo, wala na sila o wala na. So, ang naging kapalit ay yung mga nanggaling kay mga lahat ng mga nanggaling kay Lord. So, kung nakikita nyo, eto tayo ngayon. Malinis na tayo. Wala na yung mga makamundong gawain sa ating buhay. Nilinis na lahat ni Jesus. So, si Jesus na ang pumalit sa buhay natin. Siya na ang naghahari sa buhay natin. Kaya ngayon, eto tayo ngayon. Napakadali na lang kapag may darating sa buhay natin, mga eto tayo. Kung nakikita nyo to, eto yung mga problema. Eto yung mga pagsubok sa buhay natin. Ganito lang ang lagay ng mga problema sa ating buhay. Pag meron si Jesus sa atin. So, kung nakikita nyo, may natira. So, ibig sabihin, hindi porket Kristiyano na tayo, hindi porket tinanggap na natin si Jesus sa buhay natin, excuse na tayo sa mga pagsubok sa buhay. Excuse na tayo sa mga problema. Excuse na tayo sa mga lahat-lahat ng nangyayari sa ating mundo. So, eto, kung nakikita nyo, may natira pa. So, ganito tayo. Since andito na si Jesus sa buhay natin, tinanggap na natin si Jesus. So, kung nakikita nyo, meron pang natira. May mga problema tayo. Kahit meron tayo kay Lord, kahit meron tayo kay Jesus, meron si Jesus sa ating buhay, kahit tinanggap natin siya, pero hindi natin maiwasan, nagkakaroon din tayo ng problema. Pero, napakadali na lang iwasan ang temptation, napakadaling iwasan ang problema, kasi nasa ibabaw na sila. Kasi hindi na sila makapasok sa buhay natin, kasi hindi na uubusan si Lord. Laging lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay natin, andito na. Hindi siya nauubusan para bigyan tayo. So, napakadali na lang natin, pag may problema sa buhay natin, hindi na tayo basta-basta natutumba kasi punong-puno tayo. Meron na si Jesus sa buhay natin. Hindi na tayo basta-basta natutumba. Hindi na tayo basta-basta bumibigay. Kasi meron na si Lord na kakapitan natin. At meron na si Jesus sa buhay natin na siyang nagbibigay lakas sa atin. Na siyang nagbibigay lakas upang tanggalin lahat ng mga sakit sa buhay natin, tanggalin lahat para tulungan tayo sa mga temptation, tulungan tayo sa lahat ng mga hindi kaaya-aya sa Kanya upang tayo'y maging kaaya-aya sa Kanya. So, eto tayo ngayon. Kung nakikita nyo, pure na. Naiiba na tayo sa mundo. So, eto yung mundo ngayon. Eto naman tayo. Kung nakikita nyo, wala nang makamundong gawain sa buhay natin. Ganito tayo. Now, kahit ngayon naman, eto tayo. Kahit palibutan man tayo ng problema, kahit palibutan man tayo ng mga masasama, palibutan man tayo ng mga temptation, palibutan man tayo ng kung ano-anong makamundong gawain, kung ano-anong mga magda-down sa atin, hindi na tayo sinatablan kasi meron na si Jesus sa buhay natin, kasi meron na si Lord sa buhay natin. Eto, hindi na tayo kasi punong-puno na tayo. Eto na tayo ngayon. So, ngayon, gusto kong i-share sa inyo na kung ikaw man ay hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, o kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, dumadaan ka man sa anong klaseng kung ano-anong klaseng problema, dumadaan ka man sa ano-anong klaseng pagsubok sa buhay, gusto kong sabihin sa inyo,
na andito lang si Lord. Andito lang si Lord na naghihintay sa atin, lumapit lang tayo sa Kanya. At handa siyang sagutin lahat ng mga katanungan natin, handa siyang ibigay lahat ng mga kailangan natin, handa siyang sagutin lahat ng mga panalangin natin sa Kanya. At kapag hindi man natin tinanggap si Jesus sa buhay natin, ito na yung time para tanggapin natin siya. Simple lang ang gawin natin. Ang gawin lang natin, lumapit tayo sa Kanya. Buksan natin ang puso natin at papasukin natin si Jesus sa buhay natin. Okay? Tanggapin natin siya. Ang gawin lang natin ay manampalataya lang tayo sa Kanya. At tanggapin natin siya. Kaya kapag hindi mo pa tinanggap si Jesus, ito na yung time para tanggapin mo siya. So, maniwala ka lang na siya ay namatay sa krus upang tubusin tayo. At tanggapin mo siya bilang as your savior sa buhay mo. So, yun lamang po. Pag ikaw ay tinanggap mo na si Jesus, gusto kong sabihin sa iyo na manatili lang tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa presensya ni Lord. Ganyan po. Kasi hindi siya nawawalan. So, ganito sana tayo. Huwag tayong lumalayo sa presensya ni Lord. Okay? At kapag hindi mo pa tinanggap si Jesus, tanggapin mo na ngayon. Your hands on my tomorrow. Your grip, your grace, you know the way you got me.